Hanggang bukas na lang, maaaring maghain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 elections. Ngayong araw, ilang kilalang personalidad sa politika at showbiz ang naghain ng kandidatura sa pagkasenador at kinatawan ng mga party list. Para sa buong detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Rhea Fernandez. Rhea, sino-sino ba ang dumating dyan ngayon para sa COC filing? Ruth, patuloy ang pagdating dito sa Manila Hotel ng mga nais maging senador at kinatawan ng party list isang araw bago ang deadline ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 elections. Kabilang sa mga naghahain ng COC ngayong araw, si dating Senador Bam Aquino na susubukang makabalik sa Senado. Ayon kay Aquino, tatakbo siya bilang independent. Tatakbo rin ulit para sa isa pang termino si Senador Bong Revilla. Ang kanyang kasamahan sa alyansa ng Bagong Pilipinas na si dating Senador Manny Pacquiao, naghain na rin ang kanyang COC para sa kanyang Senate comeback. Naghain din ng kandidatura si dating Defense Secretary Norberto Gonzalez na isa ring dating presidential candidate noong 2022 polls. Bitbit naman ni dating Sulu Vice Governor Nur Ana Sahidula ang platformang unity at kapayapaan sa kanyang kandidatura sa pagkasenador. Kaninang umaga, ilang kilalang personalidad na rin ang naghain ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Kabilang na ang batikang aktres at national artist na si Nora Honor. Tatakbo siya bilang second nominee ng People's Champs Party List. Sabay-sabay namang naghain ng kandidatura mga nominee ng Akbayan Party List na si Nachelle Jocno, Dada Ismula at Congressman Percival Sendanya. Gusto namang isulong ng pamilya ko party list ang pagkilala at karapatan ng non-traditional families gaya ng live-in at LGBT partners. Pag-amyenda naman sa Universal Healthcare Law ang sangkala ng pagtakbo ng health or heal PH kung saan nominee sila Dr. John D. Flavier, anak ni dating Health Secretary at Senator Juan Flavier at Dr. Eric Tayag na dating Undersecretary ng DOH. Naghain din ng kona ang Juan Munti, Help, Lunas, Bagong Henerasyon at Partido sa Bagong Pilipino. Kaninang umaga, naghain na rin ng COC sa pagkasenador ang ilan pang mga politiko gaya ni dating Senador Gringo Honasan. Nakapagsumiti na rin ng COC sa pagkasenador si DILG Secretary Benhur Abalos. Bahagi siya ng senatorial slate ng Administrasyong Marcos. Naghain na rin ng COC sa pagkasenador si Retired Colonel Ariel Querubin. Sinamahan siya ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nakita na rin natin kaninang umaga ang dating gobernador ng Ilocos Sur na si Chavit Simpson na susubukan ding makapasok sa Senado. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sakaling lumampas ng alas 5 ng hapon at nasa area pa rin ang filing ng mga kandidato o kakandidato, ay ipagpapatuloy nila ang pagtanggap ng COC. Bruce? Rhea, may iba pa bang nagpasabi ngayon na hahabol daw sila sa paghahain ng kandidatura? Ruth, so far, yung mga matutunog na pangalan at talagang nagbigay ng abiso ay dumating na, no, gaya nila Senator Bong Revilla, ni dating Senator Manny Pacquiao, at yung grupong Akbayan na pinangunahan ni Attorney Michelle Jocno, dating Senator Bam Aquino. Pero gaya nga naman nakita natin, hindi lang ngayong araw, but even in the past days, merong mga surprise or mga surpresang biglang naghahain ng kandidatura. Mahaba pa naman ang oras, meron pa tayong 2.5 hours. Bago magsara ang filing ngayong araw, day 7 ng COC filing, Ruth. Maraming salamat, Rhea Fernandez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.